Sa Labrador, Pangasinan, huli sa akto ng mga tauhan ng DENR ang ilegal na pag-uuling sa isang bundok doon. Ayon sa mga otoridad, maaaring sampahan ng reklamong paglabag sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines ang mga nahuli. Makibalita tayo kay Ivy Andrada ng GMA Dagupan. Kasama ang ilang tauhan ng Department of Environment and Natural Resources, Philippine Army at Bantay-Gubat ng Pangasinan, umakyat kami sa bundok sa bayan ng Labrador. Target ng grupo na mahuli ang naiulat sa kanilang umano'y mga illegal logger sa lugar. Pagdating namin sa bahaging ito ng bundok, tumambad sa amin ang aktual na pag-uuling ng dalawang lalaki. Isa sa kanila si Jerry Boy Sangay. Tumakbo naman patakas ang kasama niyang hindi pinangalanan. Aminado si Sangay na nag-uuling siya pero bago lang daw siya sa ganitong gawain. Patagal na ba tayo nagbebenta ng hindi? Hindi. Hindi kumbinsido ang mga otoridad sa paliwanag ni Sangay. Nakuha kasi ang bag niyang naglalaman ng kumot, kaldero, bigas at iba pang baon para sa pangmatagalang operasyon. Isang maliit na bahay din ang nakatayo sa lugar. Agad itong binaklas at sinunog ng mga otoridad. Habang sinusunog ang maliit na bahay, isang babae naman ang dumating. Magkawarin niyo ha. Hindi ako kasi sa akin na itong kumukumo. Mag-isa lang ako dito. Anong ginagawa niyo po dito? Naglahanap mo. Dahil wala akong ibang hanap buhay eh. Walang nagawa ang babae, wala naman siyang naipakitang permit sa pag-uuling. Sa paligid makikita ang ilang hukay na ayon sa mga otoridad, nagsisilbing open charcoal pit. Dito dinadala ang mga pinagpuputol na punong kahoy para sunugin at gawing uling. Sa dami ng mga open charcoal pit, hinala ng mga otoridad, matagal nang nag-ooperate ang illegal logger sa lugar. Inimbitahan sa Provincial Environment Office sina Sangay, Gianan at ang tatlong minor de edad nilang kasamang nag-uuling sa lugar. Magsasagawa ng hearing ang DENR at posibleng maharap sa kasong violation of Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines sa mga nahuling nag-uuling. Nakatakda namang i-turn over sa DSWD ang mga minor de edad. Ivy Andrada, Nagbabalita, Pilipinas.